Yun, at nandito tayo guys ngayon sa ano, sa Dateng, sa may C5. Sa baksina, yan. At today's videos, guys, maituturo sa inyo kung paano ginawa kong diskarte dun sa na-trouble ko sa inverter 50 na walang hatak. Nagpalit ako ng turbo, so mamaya guys, ituturo ko sa inyo kung ano-ano yung ginawa ko sa bandang dulo na itong video, kaya stay tuned lang kayo dyan. Let's go! Okay, at yun na nga, magbababa tayo ng turbo na itong NV350. So, kaya ibababa kasi walang power. So, hindi air cleaner niya, air duct. Yan. Walang power. Ayan yan. Ayan yung pedal niya. Pag sinagad mong ganyan, ang pinakasagad niya, ano na lang, 1.9. So, 1.9 na lang yung RPM. So, ang trouble nito guys, so yung kanyang actuator. So, yung sensor niya dito. Tingnan natin, palitan natin ang turbo. Tingnan natin. Ito yung kanyang turbo guys. So, ito yung turbo. Ito yung tatanggalin natin. Pakita ko sa inyo yung, ayun yung pyesa. Yung bago. Pakita ko mamaya yung bagong pyesa. Ayan. Tanggalin mo natin ito mga ano niya, accessories niya dito. So, yung mga cover. Itong mga air cleaner. So, tara guys, tanggalin mo muna. Ayan. Tanggalin natin ito kanya. Rapi. Intake. Hose. Yung sa huling, nasan na? Pagpapakakalat ko na yun. Galit ka ba? Studo ko tampa. Bago tayo magtanggal ng mga sakit-sakit guys, so safety lang, tanggal natin yung tanggal natin itong mga kanyang ito. Ayan, cover niya. Tanggal natin ito. Kailangan hexagonal yung gagamitin, hindi flower na sakit. Ayan guys, tanggal natin. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Itong cover, kailangan din tanggalin to. Tsaka to yung tornado niyan. Tanggalin natin yan yung tubo niyan. Nakakahiya kasi. So, nalawagan na. Iyan ba? Okay. Subaba na tayo. Yun pa. So, yun. 14. Okay na. So, yun na lang. Yung tambuso na lang. Yan, baba na tayo. 1 hour later. So, ito yung ipapalit natin yung turbo. Yan. Ito yung bago. Ayan yung presyo. Yan. 30,825. Yan, tatanggalin mo na. Nilawag ako na kanina. So, tatlong tornel dito. Okay ko. Sa dalawa. Tatlo. Yan. Lumumay ang 45. Tapos may nakatago pa doon. Bracket. Yung tubo. Juice. Tanggalin pa natin yan. Ayan. Okay na. Tanggalin natin ito. Kanya tambucho. Tanggal to. Para maluwag-luwag. Tanggal natin ito. Thank you.
ang tornilyo. Bracket dito ng kanyang tubo sa langis. Ayan, ayan. Tanggalin natin this. Ayan guys. So, lilipat lang natin itong mga tubo-tubo niya. Mesa tayong problema. Itong nabili. So, ayan guys. Meron sa passage ng sa tubig. Itong original. So, wala. Langis lang talaga yung dumadaan sa kanya. So, dito may tubig eh. So, ang gagawin natin, babara na lang natin ito. Hanapan natin ang pambara. Ang trabaho pala na itong operator guys. No, siya yung naghihila nitong kanyang pagbukas ng kanyang hangin. Ano? So, yung kaninang bar, ano, nakabukas sa tubig niya, binaraan ng flat bar, pinutasan na lang. Yan, silikon. Ito yung bago nating tornilyo. Pinanapa ko na lang ng nut. Let's go. 6 hours later. Double check. Yung mga hose. Lamp. Tornilyo.
siguro wala naman na iwan. So, start natin. So, ayan guys. So, ayan ang inorm. Yung pagkaunang start, ganyan yung RPM niya. So, dati guys, ang trouble niya hanggang dito lang. Yung kanyang RPM, kahit anong sagit mo ng apak, sagit na yung apak, sa 19 lang yung RPM niya, ganyan lang, yan. So, yun guys. Mamaya ako na i-re-rip kasi titestingin na natin, tsaka, ano to, 30 minutes muna papandarin bago i-rip ko guys, para hindi masira yung turbo natin kagad. Masira kasi yung turbine niya. Kakalog kagad. So, 30 minutes natin itong papaandarin. So, linis-linis muna tayo guys. So, habang nag-aantay guys, so, kakabit ko na yung kanyang cover. Double check kung may natagas. Wala naman tunog na singaw. Nasa natin itong mga tulo kanina ng langis. Yan, wala namang natagas case, tsaka hindi naman yung ano, hindi naman singaw. Later. Yon! Ayan guys, no? Tamang kaiwa-kaiwa lang tayo dito sa atin yung sa schooling. Sama natin mga classmates ko. Tsaka yun lang. Tsaka dito sa video guys. Medyo matagal at video na to guys. So ngayon ko lang sa na-edit, so, tsaka wala na rin ako ano eh. Nalungkat ko na lang yung mga old videos ko. Ngayon ko lang yung i-share sa inyo. Ganyan na rin. Tsaka, thank you nga pala guys sa mga nag-subscribe at tsaka sa mga nanonood na itong video. Shoutout ko yung mga classmate ko. Ganyan guys, no, dun sa video guys, yung pinaka-cause ng trouble niya, yung ano. Yung actuator niya, yung nag-aangat, yung naghihila ng lever dun sa pagbukas ng hangin. So, yun talaga yung pinakos ng trouble. Pero, yung turbo niya, goods pa naman, may alog lang ng konti, pero tatagal pa mga ilang buwan pa. Yung guys, ang pinakakos niya. Kaya, hindi siya, kaya, nag-stack up yung RPM natin dun sa video. Nag-stack up yun hanggang 1.8, so, kahit anong gawin ng apak natin guys, eh, wala na, yun ang mga kasi sira na talaga yung actuator. Sensor din yun guys na konektado dun sa, ano natin, pedal sensor din, konektado rin yun. So, pina-scan na rin yun guys, sinubukan na mag-scan, nagpalit na rin ng pedal sensor. So, pinalitan na namin ng pedal sensor, so ganun pa rin. Tsaka, buti na lang, may na-testing lang kami na actuator. So, nung pinalitan ko yun, goods ka agad. So, yun talagang pinakos ang trouble. So, medyo matrabaho lang at kailangan sure ka. Pero yun talaga, sinar ko lang guys yung na-trouble ko. Yun guys, no? Daldal ko, no? So, yun. Sa mga classmate ko, ha? Talaga guys, mayroon tayong tinatak na bagong landas guys. At thank you nga pala guys sa mga classmates ko. Tsaka good luck lang sa atin. Tsaka
sige lang natin mga best, mga kaya natin. Alam natin mahirap talaga yung buhay ng Japanese, so, pero kailangan natin pag-aralan. Masakit sa ulo, pero kaya nga yan. Yun guys, ganito na lang, boundary!